Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na bigyan ng karapatan para magsalita po sa inyo sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mangusap po kayo sa oras na ito sa aming mga puso at sa mga makikinig. Ipahayag niyo po ang iyong kalooban. Maraming salamat po. Dinig niyo aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pulong panalangin ay paalala po sa atin na meron po tayong Diyos. Umaalalay sa atin at sa ating mga pangailangan ay tumutugon. Kaya ako po'y nagagalak na tayo po'y magsama-sama. Bagaman hindi po ito pisikal, tayo po ay makakaranas pa rin ng presensya ng ating Panginoon kahit po tayo ay magkakahiwalay na lugar. Sa tuwing tayo po ay mananalangin sa ating Panginoong Diyos, ay kinikilala po natin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pangunguna sa ating mga buhay. Naalala ko ho nung kami nanalangin ng mga estudyante pa kami, na nagkaroon po kami ng cross culture sa Bulacan. Kami po ay naubusan po ng makakain at nang wala na po kaming mailuto, nagkausap-usap po kami magkaklase at sinabi namin na manalangin sa Panginoon sa mga oras na iyon. Kaya kami po ay nagkapit-kapit ng mga kamay at nanalangin sa Panginoong Diyos. Samantalang kami po ay matapos ng manalangin, ay mayroon pong biglang bumagsak na kambing sa aming tagiliran. At ang may-ari po ay sakto rin po namang napadaan. At nagkatingin ang lahat kasama ng may-ari at sinabing, katayin na ninyo bago pa ito maging double dead. So mula na po sa bibig ng may-ari ay pinahintulutan ng aking mga classmate na katayin po yung kambing. At ang Diyos po ay tumugon sa pagkakataong iyon, ora mismo. At sila po na aking mga kasama ay siyang-siya talaga sa kanilang pagkain. Ang Panginoon po ay tumutugon ng biglaan sa kain po sa ating pangailangan. At meron din po akong panalangin na 9 years po bago po nangyari. Nung pinaglalakad noon sa UP ay may nakita po akong isang magandang dalaga at ang sabi ko, Panginoon, kung inyo pong mamarapatin ay mapangasawa ko po ang ganoong babae. At after 9 years nga po ay napangasawa ko po ang aking mahal na asawa na siya ko pong pinanalangin. Ang Panginoon ay tumutugon sa mga panalangin bagaman ito ay nandyan na. Minsan po ay nagkakaroon ng delay at minsan po ay tumatagal pa. Bagaman ganoon, ang Panginoon pa rin po talaga ay marunong duminig po ng panalangin ng kanyang mga anak. Sa gabing ito ay ating pong pag-usapan ang katangian ng mga anak ng Diyos sa panahon po ng kahirapan. Ito po ay masusumpungan natin sa aklat ng Genesis. Si Jose po ay punong-puno ng kasipagan sa kanyang buhay kahit man po siya ay isang bunso. Siya po ay masipag kahit walang nakakakita. Maaring kahit sa paligid niya ay makita siya ng mga tamad na tao ay hindi niya iyon ginaya. At ang kasipagan ay pagpapala sa kanyang buhay bago pa siya pagpalain talaga ng ating Panginoong Diyos. May mga taong kaisipan na kapag kayo'y masipag ay pagpapalain ka ng Panginoong Diyos. Ngunit, alamin po natin na kasipagan na nga mismo ay pagpapala na ng ating Panginoong Diyos. Si Jose sa kanyang panahon, siya ay isang alipin. Ngunit hindi po niya iyon ininda. Sapagkat naging anak pa rin siya ng Diyos kahit nasa ibang lugar siya at siya ay naging masipag sa kanyang paghahanap buhay. At ito ay nakita ni Potipar na kanyang amo. At ipinagkatiwala sa kanya ang lahat ng pagmamay-ari ni Potipar maliban lamang sa kanyang asawa. Huwag po natin tingnan ang ating sitwasyon kung ano man po ang ating kalalagayan. Kundi, tingnan po natin kung ano ang ating karakter sa bawat sitwasyon at bawat kalalagayan na dadalhin tayo ng ating Panginoong Diyos. Mas mahalaga po ang karakter kaysa sa sirkumstansya na naranasan po natin ngayon. Kung tayo ay anak ng Diyos, pupunuin tayo ng Diyos ng mga bagay na kailangan natin. At minsan, ang blessings ng Panginoon ay kumakahon sa salitang kasipagan. Si Isaac Newton po ay may tinatawag na law of motion na sinasabi po na ang gumagalaw ay mananatiling gumagalaw at ang hindi na po gumagalaw ay may tendency po na talagang hindi na siya gagalaw. Alam niyo po yung buhay ng tao, the more na ikaw ay gumagalaw, mas tumataas yung ekonomiya.
mas dumadami ang pagpapala. Pero kung ikaw po ay mananatiling quarantine at wala ka ng ginawa, hindi na po lalago ang ekonomiya at magkakaroon po ng kahirapan tuloy-tuloy sa lahat man pong bansa at lipi. Sapagkat ang tao kapag hindi na gumalaw, wala nang ginagawa, siya po ay magsisimula ng mawalan na ng pagpapala. Kaya po ang mga tao ay may iba't ibang uri at pakiwari. May mga tao pong nagnanais lamang at may mga taong walang kusa talaga. At may mga tao talagang punong-puno ng katamaran sa katawan. Alam niyo po ba na ang katamaran ay isang kasalanan? Sinasabi po sa atin sa kawikaan na namumuhi po ang taong tamad sa trabaho. At ang sabi po, kagutuman ang papatay sa taong batugan, pagkat ayaw niyang igawa ang kanyang mga kamay. Ito po'y masumpungan natin sa Kawikaan 21:25. At ang sabi pa po sa ibang talata, nais niya na laging matulog. Kung lumalapat ang pinto sa hamba, ang batugan naman ay sa kanyang kama. Kawikaan 26:14. At ang sabi pa po ay lagi siyang may dahilan. Ano ang idadahilan ng taong batugan? May leon sa daan, may leon sa lansangan. Nagsasayang siya ng oras at lakas. Ang taong batugan ay sinsama ng taong mapanira. Ito po mga sinasabi sa Kawikaan. Isa po ito sa pinakamatalinong tao na nabuhay sa libutan at nakita niya na katamaran o ang pagiging batugan ay katumbas ng taong mapanira. At ito pa po, ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Alam niyo po, bilang Kristiyano, tayo po ay binago ng Diyos at binigyan tayo ng bagong buhay. Ngayon, ito pong bagong buhay na ating pong tinataglay ay hindi po dapat panirahan ng katamaran sa ating katawan. Sapagkat kung tayo po ay masipag, marami pong bagay ang ating magagawa sa ating sarili at sa ating Diyos at sa ating pong pamilya. Kung tayo po'y masipag, mas uunlad po ang ating pamumuhay. Ang katamaran ay isang kasalanan na dapat po natin pagsisihan at talikuran sapagkat hindi naayon sa isang Kristiyano na maging tamad habang nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At meron to po tayong titingnan na mga kataga sa Biblia na ating pong mapapag-aralan. Ang sabi po sa aklat ng Efeso 2:10, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pamang una. Itinalaga po tayo ng Diyos sa gawa. Ang tao po ay nilikha ng Diyos para gumawa sa Hardin ng Eden. Pagkatapos po tayo tinubos ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng biyaya tayo naligtas, Efeso, pagkatapos po ng biyayang iyon ay naghahanap po ang Diyos ng bunga na dapat po tayo ay merong paggawa sapagkat tayo po ay mananampalataya ng Panginoong Diyos. Kung tayo niligtas ng Diyos sa katamaran, hindi po tayo maaring sabihin natin tayo ligtas na ay tamad pa rin. Dapat po magkakaroon na ng pagbabagong buhay sa ating mga sarili. Hindi na po natin katatamaran ng mga gawaing bahay, mga paglilinis, kahit po sa mga kabataan, mga anak na mga bata, ang paghuhugas ng plato, ang paglilinis ng bahay, ang paglalaba, ang pag-aayos ng mga kasangkapan natin, hindi po kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos na maging marumi po ang ating tahanan o ang ating tinitirhan. Sapagkat hindi naaayon sa isang Kristiyano na manatiling manampalataya at pagkatapos naman ay nagkakaroon ng katamaran sa kanyang katawan. Tayo po nilikha ng Diyos sa paggawa. Kaya kinakailangan po natin lagi na tayo gumawa ng mayroong kasipagan. Kahit po walang nakakita, dapat po tayo ay manatiling masipag. Alam niyo po yung pagiging masipag? May naalala po ang kwento na yung mga estudyante na naging working student sa AUP, dahil po sila ay nagnanais mag-aral, ay punong-puno sila ng kasipagan sa kanilang mga buhay. At kahit po wala silang work, nag-full-time po sila dahil nakaipon sa kanilang pagkatrabaho, sila po ay masipag na nag-iikot sa AUP at nangunguha ng puso ng saging, ng bumagsak na nyog,
nanghihingi ng tutong sa cafeteria, pagkatapos po ay sinasaing, kahit po sila ay naghihirap, meron silang kasipagan, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Alam niyo po ba yung kasipagan, yan ay bunga yan ng pananampalataya sa Diyos at bunga din yan ng pag-asa. Sapagkat kung wala ka ng pag-asa, ba't ka pa magiging masipag? Kung depressed ka lagi, hindi ka na maging masipag dahil wala ka ng pag-asa. Kaya sa pagiging masipag po natin ay naipapakita po natin ang pag-asa. Alam niyo, maraming pangarap ang mga tao. Marami silang gustong mangyari. Maraming nais, pero nagkukulang ng gasolina. Gasolina ng kasipagan. Yun po madalas ang nagiging problema ng isang mananampalataya. Kaya kakaunti po ang natatapos ng mga proyekto. O kaya ay napuputol. Marami lamang na sa umpisa, ngunit hindi nagkakaroon ng magandang wakas dahil nadi-discourage, nagkakaroon ng katamaran sa katawan at hindi na po natutuloy ang kanilang naisin. Sana po ay dalangin natin sa Diyos na maging masipag lagi tayo araw-araw at huwag tayong pasukin ng tukso ng katamaran at ng kasalanang ito. Isang katangian pa po na gusto kong sabihin sa inyo na nasa Biblia, ito pong si Jacob. Si Jacob, bagaman ang kanyang pangalan ay Mandaraya, noong hindi pa napapalitan ang kanyang pangalan na Israel, ang buhay po ni Jacob ay punong-puno ng kahirapan. Dahil po sa kanyang pandaraya, siya ay napaalis sa piling ng kanyang ama at nagpunta doon sa Haran sa kanyang tiyuhi na si Laban. At sinabi ni Laban na magtrabaho ko sa akin ng 7 taon at ibibigay kong kapalit yung anak ko na iyong natitipuhan. At sinabi ni Jacob na, opo, natitipuhan ko po si Raquel at magtatrabaho po sa inyo ng 7 taon. Ang kanyang pong paniligaw ay 7 taon. Bago po niya mapangasawa ang kanyang asawa. Sa ngayon ay gusto ng mga kabataan lagi ay mabilis na. Andyan na lagi. Andyan na, wala nang gagawin. Si Jacob po ay 7 taon. Nagtrabaho siya, nagpagal siya. At sa panahon ng kanyang kasal, nakita niya na dinaya siya ni Laban. Sa buhay niya, halos puro pandaraya ang nangyayari. Nung siya ay dinaya, ang sabi ni Laban ay, nakita kong mahal mo nga ang aking anak na si Raquel, ay magtrabaho ko ulit 7 taon. Sapagkat napangasawa niya nung gabing yun ay si Leah. So siya po ay nagtrabaho ulit hanggang sa matapos ang 7 taon, napangasawa na po niya si Raquel. Sila po ay patuloy pa rin nagtrabaho. At hanggang sa dumating na yung pagkakataon na hindi na nagugustuhan ni Jacob ang mga trato ng kanyang tiyuhin na si Laban. Gusto ko pong basahin sa inyo ang nakasulat po sa aklat na Genesis 31:5. At sinabi sa kanila, nakikita ko ang mukha ng inyong ama na hindi sumasakin na gaya ng dati. Datapat ang Diyos ng aking ama ay suma sa akin. Pansinin niyo po ha, ito po si Laban noong una ay gustong gusto si Jacob. Datapat ang tumagal na ay hindi na niya gusto. Pero ang sabi po ni Jacob ay, ang Diyos ay suma sa akin. Alam niyo po yung tao nagbabago sa kanyang paikisama. Una ay mabuti siya sa iyo, pero pag tumagal na ang panahon, ito ay maaring mabaliktad. Pero ang mahalaga dito, ang Diyos ay suma sa akin. Yun po ang kanyang sabi. Napakahalaga po na ang Diyos ay sumaatin. Sapagkat ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Ang Diyos natin ay nananatiling tapat sa atin, bagaman hindi po tayo tapat. At sinabi pa po dito sa tagpo sa Gilead, nang mabalitaan ni Laban na nakalis na itong si Jacob, 3 araw na, ay hinabol niya ito ng 7 araw at doon po sa bundok ng Gilead na nagtayo ng tent si Jacob, sinama ni Laban ang kanyang mga kapatid at papunta doon sa Gilead, inabutan si Jacob. Ngunit, samantalang hinahabol ni Laban bago sila magtagpo ni Jacob, ay nagpakita ang Diyos kay Laban at ang sabi, huwag kang magsasalita ng mabuti o masama kay Jacob. Kung hindi, lagot ka sa akin. At ito pong si Jacob ay nakita itong si Laban. Sinabi ni Laban, bakit hindi ka man lang nagpaalam, ba't ka tumakas? So sila po'y nagkaroon ng pag-uusap at sinabi po ni Laban na, alam mo ba Jacob, na nasa kamay ko ang kaligtasan mo, ngunit ako'y kinausap ng iyong Diyos na huwag kitang sasaktan o gagawa ng anumang masama. At alam niyo po ang nakakamanghang sagot ni
Jacob kay Laban. Gusto ko pong basahin sa inyo ang kanilang tagpo na makikita po natin sa Genesis 31:40. Ang sabi, ganito nakaraan ako sa araw ay pinupugnaw ako ng init at ng lamig sa gabi at ang pagkaantok ay tumatakas sa aking mga mata. Nitong 20 taon ay natira ako sa iyong bahay. Pinaglingkuran kitang 14 taon dahil sa iyong 2 anak at 6 taon dahil sa iyong kawan at binago mo ang aking kaupahan na makasangpo. Sa sobrang sipag ni Jacob ay tinakasan na siya ng antok. Kahit mainitan siya ng araw o lamigin siya sa gabi, siya po ay nananatiling tapat sa kasipagan, sa kanyang trabaho, sa kanilang kasunduan dahil siya po ay may takot sa Diyos. Ang buhay po ni Jacob ay hindi ganun kaganda sangayon sa aking pag-aaral. Ang buhay ni Jacob ay lagi na lamang pakikipaglaban, pakikipagbaka, kasipagan. Bagaman nagkaroon ng pandaraya, ang Diyos pa rin ay sumasa kanya at binago siya ng ating Panginoong Jesus. Ang buhay po ni Jacob ay paalala sa atin na kapag po tayo'y mayroong kasipagan, ang Diyos na umiibig sa atin ay nakikita lahat ng ating ginagawa, may nakatingin man o wala, sapagkat Diyos siya na nakakita ng lihim, ng hayag, ng kubli, at ng mga bagay na hindi natin nalalaman. Sa verse 42, ito po ang sabi, nakita ng Diyos ang aking kapighatian, ang kapaguran ng aking mga kamay, at sinaway kaniya kagabi. Yung pong Diyos ay nakita ang kapaguran ni Jacob. Nararapat po si Jacob na makatanggap ng kanyang pinagpagalan. Kaya sinaway ng Diyos si Laban. Mga minamahal na kapatid, kung nakita ng Diyos na napapagod ka, ngunit tapat ka pa rin, nakita ng Diyos na may kasipagan ka, tapat ka pa rin, sasawayin ng Diyos, hindi niya pahintulutan na magkaroon ka ng kasakitan. Sapagkat ang iyong pinagpagalan ay nararapat mong matanggap at nararapat na mapa sa iyo sapagkat ito'y iyong pinagpagalan. Ilang beses na tayo'y nakapanood sa TV na mga nanalo sa loto, nanalo sa kung saan man, naging milyonaryo, dato po at hindi dahil sa kanilang kasipagan ng pagtatrabaho, kundi kasipagan sa pagtaya, ay dali-dali lang din pong nawala ang kanilang mga pera. Nawawala ang mga bagay na hindi pinagpaguran ng sariling kalakasan at pagpapala ng Panginoon. Huwag po tayong umasa sana palagi sa mga bagay na galing sa lakas ng iba. Binigyan po tayo ng Diyos ng sariling lakas ng mga buto natin, ng mga muscles natin para atin itong igalaw. At binigyan tayo ng isip ng Diyos para makita mga opportunity. Makita natin kung paano tayo gagalaw. At binigyan tayo ng Holy Spirit para tayo po ay makasunod na ganap sa ating Panginoong Diyos. At ang kahuli-huli ang katangian na nakita ko po sa Biblia, 3 J po yun eh. Si Joseph, si Jacob, at si Jesus. At ang nakita ko po sa ating Panginoong Jesus, wala po siyang inaksayang oras nung siya po ay nandito po sa lupa para magligtas ng tao. Mga minamahal na kapatid, huwag po nating aksayahin ang oras na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Because wasted time is worse than wasted money. Ang mga tao po ay hindi takot sa commitment, pero ang kinatatakutan po ay mga nasayang na panahon at oras. Sapagkat ang nasayang na panahon at oras ay hindi na po maibabalik. Samantalang kayo po ay nakikinig ng ating mensahe sa gabi ito, sinasabi ng ating Panginoong Diyos na tayo po'y maging masipag samantalang tayo may lakas na gagamitin. Ang panahon po natin ay maiksi lamang. Ang ating buhay ay hindi magtatagal at tayo hihinto sa paghinga. Maliban na dumating ang Panginoon na tayo buhay, lagi niya tayong pinapaalalahanan na maging productive tayo. Bagaman quarantine, ay maging masipag pa rin po tayo sa pananampalataya, sa pananalangin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pakikinig. At yun din po sa ating pamilya, magkaroon tayo ng kasipagan sa ating ginagalawan sa bahay. Magkaroon tayo ng idea kung paano tayo lalago sa lahat ng bagay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos.
Magandang gabi po sa ating lahat. Happy midweek at pagpalain po tayo. Alalahan.